Hi guys, so last time gumawa tayo ng video tungkol dito sa ating Ford Everest. Sa mga gustong mag-add ng key or mag-program ng susi sa inyong mga sasakyan, gumawa tayo ng tutorial dun sa mayroong mga dalawang susi at ginawa nilang tatlo. So sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo po yung video na yan, mga boss. So ngayong araw na to, may mga nagtatanong kasi, sir, paano po pag isa na lang po yung susi? Pwede pa po ba yung proseso na ginawa ninyo? Actually, mga boss, binanggit ko rin po dun sa video na kapag isa na lang po yung susi ninyo, hindi na pwede yung shortcut method na yun. Wala na po kayong magagawa kundi pumunta sa mga mayroong key programmer kagaya ko o kaya ng mga legit technician na nagpo-program ng susi. Ngayon, papakita ko sa inyo. Ito yung susi na pinrogram ko dati. Dinilit ko muna siya for the sake of this video para makita ninyo kung paano yung proseso ng pagpo-program. Makikita nyo rito sa ating Mikey. Sabi rito, dalawa na lang ang admin keys ko. Yan yun. Ayan. Tsaka ito. So, pakita ko muna. Okay. So, itong isa to kasi dinilit ko muna to ulit para sa video na to. Ito yung isa. Lagay natin dyan. Ito yung pangalawa. Mapapastart niya rin yung ating sasakyan. Wait lang natin mawala yung mga icons dyan sa ating panel. Okay. Start. Nakita nyo, nag-start yung ating makina. Wait lang. Ayan. Nakita nyo, may RPM na tayo. Rev. Okay, so patayin natin. Okay, so ito ngayon yung dinilit ko. Okay, dinilit ko to pero dati naka-program na yan. Ayan, makikita ninyo. Kaya niyang i-on yung sasakyan kasi nga nakat yung kanyang blade. Yung pinaka-blade niya nakakat ng tama. Pero pag in-start nyo, ayan, walang epekto. Hindi siya nag-i-start, okay? So ngayon, ang gagawin natin, makikita nyo rin naman dito sa programmer ko, key count is dalawa. So ito lang yung dalawang nire-recognize niya. Okay? So, ganito ang mangyayari guys kapag wala na kayo ng isang susi. Kailangan nyo na ng programmer kagaya nito. Turn off natin yung aircon. Kagaya nito. Sa mga magtatanong sa nakakabili ng ganitong programmer, ilalagay ko na lang po yung product link sa video description tsaka sa pin comments. Then yung remote din, sige, lagay ko na lang din po yung product link sa video description and then sa pin comments para kung magkataon na dalawa pa yung susi ninyo at kailangan magpo-program. Yan, key count ulit. Dalawa, okay. So, ang gagawin lang natin ngayon guys, add a key na lang tayo. Kaso, ito ang kailangan. Pag Ford ang ginagawa ko, kailangan nakakonect ako sa internet. So, kailangan nakakonect daw. Wait lang guys, magkoconnect lang ako sa internet. Yan, so connected na tayo. Ayun, wifi. Enter na natin yan. Connecting to the server na tayo. Okay, kailangan daw i-disable muna yung anti-theft. So, open the door and then close the door. Enter. Please use the original key to turn on the ignition. Original key yan. Enter. Yan. From time to time, nag-flicker or nag-cook. Parang tawag doon, flicker. Or yan o, parang kumikindat yung ating gauge. Okay? So, maaaring sa video natin ngayon is may mga nanonood na mas professional na nagpo-program or mga technician. Willing po kayong mag-comment or i-correct ako kung merong mali rito sa video. Sige lang po, comment lang po. Basta gawin nyo lang po yun in a nice manner. Okay? Wag lang po yung medyo bastos yung comment kasi nakakainit din po naman yun ng ulo. Yan. So, ito. Communicating tayo. Okay? Tignan natin. Actually, guys, hindi siya mahirap gawin. Usually, susundin mo lang kung ano yung sinasabi ng scanner or nung programmer. Okay? Okay, so communicating. Switch ignition off. Then, insert the programming key and switch on. Ito. Yung programming key, switch on daw natin. Insert and then switch on. Switch on guys hanggang sa accessories. Huwag niyong patutuloyin sa start. Sa accessories lang. Okay, and then enter. Communicating siya ulit. Medyo glaring. Masyado maliwanag yung sinag ng araw. Ayun. Ayun. Narinig niya. Nag-click-click yung ating lock and unlock. Ibig sabihin nun guys, kinonfirm nung ating Everest na tinanggap na niya yung susi na to. Tapos makikita niyo, ito yung lumabas. Key count. 3. Enter. Program success. Whether to program next one. Siyempre hindi na. Program complete. Kung babasahin natin dito, key count is, nakikita nyo ba? Key count is 3. Okay. Tignan natin dito. Ilan ang key count? Mikey. 3 admin keys na. So, kanina, dito gumagana. Ngayon, pa-start na natin. Ayan.
Okay, so nakakapagpa-start na rin itong susi na to. Okay, so ulitin ko guys, itong proseso na to, kapag nawala na yung pangalawang susi ninyo, kunyari ang hawak ninyo is isa na lang, ito na lang, kailangan nyo na nang nagpo-program kagaya ko. Okay, so ito medyo mahal tong programmer ko. Nabili ko pa to dati, mga nasa 35,000. Alam ko mas mura na to ngayon. Tapos yung susi, online ko lang din nabili. Replacement lang to, hindi to original. Pero gumagana naman siya ng maayos kasi ilang naka-Everest na yun nagawang ko ng ganitong susi. Tapos, another question pa pala ng iba, sir, kapag sa ibang sasakyan, ganyan din ba yung proseso? Actually, pagpo-program ng susi ng mga sasakyan, iba-iba po yan. Pero check nyo lang din kasi halimbawa may mga sasakyan kayong gaya nito. Nakalagay dito sa Ford Everest 2015 to 2018 lang to. So sa 2019 and up, hindi na to pwede. Itong programmer ko na to. Yun, ganun po yan. Okay? Tapos, alam ko sa ano eh, sa proximity mas mataas. Sa proximity pala mas mataas oh. 2015 to 2020. Yung proximity type, yung hindi nakasusi, naka-push start ang tawag sa kanila. Proximity type yung mga yon. Okay? Kung sa mga iba namang brand, halimbawa, ibang brand ng sasakyan ang ipoprogram ninyo, pakita ko lang din. Siyempre, may limitation yung mga programmers kagaya nito. Si Mitsubishi, halimbawa, si Mitsubishi, tignan natin kung ilan. Ayan, select from vehicle other. Sa proximity type, kung Pajero or Expander, 2018 onwards pwede oh. Ayan, mga 2018 onwards. Okay, so pagbibili kayo nito guys, make sure nyo muna, nakalagay naman sa video description yung link nito. Check nyo muna yung product link kung sakop yung sasakyan na paggagamitan nyo nito. Siya nga pala guys, ito pa pala isang problem. Pag nag-program kayo ng susi, lalabas yung check engine na yan. Actually, wala po kayong nasira, wala po kayong naging problema. Pero sir, bakit may check engine? Actually, kasi nga, pinrogram kayo, nag-program kayo ng panibagong susi. Okay? Nag-program kayo ng panibagong susi. So, kakailangan ninyo lang ng diagnostic tool kagaya nito. Ito. Diagnostic tool para i-clear, i-reset yung error codes na yon, tas mawawala na yan. Yun nga lang. Parang kapag ka magpo-program kayo ng isang susi, tapos kakailangan ninyo ng programmer na halagang 30,000, tas bibili kayo ng scanner na halagang another 40,000, or kasi itong scanner ko na to nasa 85,000. So, parang hindi na wise para magbumili ng mag-program ng isang susi lang, 'di ba? So, kung personal, papapayo ko magpa-program na lang po kayo ng susi. Kasi kami naka-provide na kami ng device ng pang-clear. Tapos alam na namin yung gagawin. Okay, so sa mga magpapa-program po, kontakin nyo lang po ako sa cellphone number na nakikita nyo po dyan sa inyong screen.